Hello. Welcome to my first vlog, A Touch of Odie. Mga Lodi, ang topic po natin ngayon ay kung paano gamitin ang gold leaf sa mga lumang gamit tulad nito. Ito po ay dating fruit tray. Akaso nasira na siya at dito po ang lagayan ng prutas. Nabasag na rin po at itong pang decor ay nabasag na rin dahil sa katagalan ng panahon at sa init. Pero huwag niyo pong itatapon dahil mapapaganda po natin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng gold leaf at pagdidikit ng mga rhinestone dito. Kaya tara po, umpisahan na natin. Mga kailangan po natin sa paggamit ng gold leaf ay tulad nito, itong brass. Tapos itong adhesive or pandikit para dito. Itong guantes para hindi magkaroon ng grease or marka ng kamay itong mga surface area. At syempre, higit sa lahat, ito pong gold leaf. Ito po. Ngayon po, ay lilinisin na natin itong area na ito. Pagkatapos po natin linisin, ipapahiram po natin siya ng adhesive. Itong lahat po na ito. At pag napahiram na po natin ito lahat, patatagalin po natin ito ng mga 30 minutes to 45 minutes. At pagkatapos nun, tsaka pa lang natin didikitan ng gold leaf. Mga Lodi, kailangan po natin itong dikitan para mabuo dahil lalagyan po natin ito ng rhinestone. At ngayon, sa pamamagitan ng pagdikit, kailangan na naman natin mag-inject ng mga pasyente. Charles. Ganito po. Ayan na po. Tapos ito naman isa. Ganun din. Patutuyin lang po natin ito sandali. At pagkatapos lalagyan na natin ang rhinestone. Ngayon naman mga Lodi, ay didikitan natin siya ng rhinestone dito. Ito po yung rhinestone na square. Plastic bin po siya. At ididikit po natin siya dito. Palilibutan po natin ito lahat. Wala sa gilid, sa ibabaw, tsaka sa ilalim. Ngayon po ay ilalagay ko na itong gold leaf dito. Pero ang design ko po ay lilukutin ko po ng konti para magmukha siyang antique. At pag nalukot ko na po ng konti ay ididikit ko na po siya dito. At tatanggalin po natin ganyan po. At uulit-ulitin po natin sa lahat. Pero huwag po kayo mag-worry kung halimbawa na meron pa mga space, uulitin po natin yan, didikitan po rin natin ulit yan. At pagkatapos po niyan, ito ho, ipipress po natin. Pag nailagay na natin lahat ng gold leaf, ipipress po natin siya ng cloth. Gaganyan po natin. Pwede rin po ulitin siya na lagyan ulit ng another gold leaf. Papatungan po ulit para mas makapal po siya at mas maganda. Pagkatapos po natin malagyan ng gold leaf, ay ibabrasin po natin to para matanggal yung mga excess na
na gold leaf. At pagkatapos, pag natanggal na po yan, ipipress po natin ulit ng basahan or tissue. At doon malalaman nyo na yung ibang, ay may ibang gap na hindi nalagyan ng gold leaf. Kaya uulitin po natin to, lalagyan po natin ulit ng adhesive at saka ulit natin didikitan hanggang sa makomplete na po itong paglalagay ng gold leaf. Ngayon po mga Lodi, ay lilinisin natin to at lalagyan natin ng adhesive. Pero nalilinis ko na po to at nalagyan ko na ng adhesive. Pero ganito po ang paglalagay niyan. Isang stroke lang. Ang design ko po ay hindi pantay-pantay. Para ang effect niya ay mas maganda. At pagkatapos po, sa loob din ay lalagyan natin ang adhesive. Kasi para hindi makita yung ilalim nito dahil ipapatong po natin ito dun sa candle holder. Ganito po. Paglalagay naman. Hihintayin po natin ito matuyo ng 30 to 45 minutes. At pagkatapos po nun, ay lalagyan na natin ang gold leaf. Ngayon po ay lalagyan na natin ang gold leaf itong glass na to. Baliktarin po natin para mas madali. Lagyan lang po natin. Tapos tatanggalin natin siya. Ganun din po iba. Pagkatapos po nito ay babrasin natin para sa mga excess na gold leaf at saka ipipress natin ng cloth. Ganun din po sa loob. Lalagyan rin po natin sa loob nun ng gold leaf. Ngayon po mga Lodi ay lalagyan natin to ng sealer para ma-maintain niya yung kulay at hindi kumupas. Ganito po. Pagkatapos po niyan, ito rin po. Lalagyan natin yung mga parts niya. Yung iba't ibang parts ng candle holder. Lalagyan po natin ng sealer. Natapos na po natin lagyan ng mga rhinestone itong dalawang klaseng ito. Ngayon naman po, ang lalagyan natin ay itong gilid lang para design niya. Ganito po. Paikutin natin hanggang doon. Paligid na to. Para terno siya dito. Ngayon po mga Lodi, nailagay na po natin ang rhinestone dito. Sa mga gilid. Ah, kaya nga po pala plastic ang ginamit ko para mas economical at pangmasa. Kayang bumili ng iba at gayahin ito. Ito po, ilalagay natin itong mga parts niya. Ito po.
Ito po ang itsura niya at tapos ilalagay natin dito yung mismong lagayan ng kandila. Ganito po. Ngayon po ay ipapatong ko na itong glass dito. Nilagyan ko na po siya ng pandikit. At ito po ang magiging lagayan ng kandila. Patutuin po natin ito sandali para mas matibay po siya. Mga Lodi, ito na po ang finished product ng candelabra or candle holder. Pwede po itong gamitin all year round. Pwedeng pang dinner, pwedeng pang fiesta, pwedeng pang Christmas, at pwede rin siguro sa burol. Kaya lang baka ito ang tignan imbis na ang bangkay, kaya wag na lang. Total, handa na ang ating candle holder, kaya pwede na tayo magsayaw ng pandango sa ilaw. Kaya tara, halika na't magsayaw na tayo. Thanks for watching. Please like, subscribe, and press the notification bell. See ya!